So good day to everyone. This is again Sir Josh Gabriel Casa. Welcome to Rodriguez Junior High School and welcome to my classroom. So yung topic na pag-uusapan natin today guys is about maintenance of tools and equipment. May dalawang bagay po tayong major na pag-uusapan. Unang-una po is yung natural disinfectant that we may use. Pangalawa po is the proper storage of tools and equipment. So let's start guys. So let's check first the condition of our baking tools and equipment. So number one, we have the non-functional, are those that are not able to perform its regular function because of impaired and damaged part. It means those are the tools and equipment that are considered defective or hindi na siya pwedeng gamitin. Okay, next one, we have functional, are those that are in good condition and can perform its regular function. Ibig sabihin, ito yung mga tools and equipment na pwede pa natin gamitin sa production natin or sa pag-bake natin. Okay, so ngayon guys, meron po tayong paano ba natin mamimaintain yung functionality ng ating tools and equipment. So meron po tayong 5 things na ibibigay sa inyo. Number one, follow the regular cleaning schedule. So napaka-importante na sinusunod natin yung tamang paglinis, yung tamang way ng paglinis, yung tamang way ng pag-iingat sa tools and equipment. So nagbigay po sa box mismo or sa pagbili natin ng gamit, meron po doong manual na nakalagay. So doon po nakalagay yung mga guidelines, mga do's and don'ts, mga dapat natin gawin is to maintain or para mapanatili natin yung kaayusan ng ating mga gamit. Okay? So it's very important also na nililinisan natin ito. Meron tayong, syempre, of course, after natin siyang gamitin, nililinisan natin. And then meron tayong weekly check-up and then monthly check-up. Monthly in-depth cleaning nang sa ganun. Nakikita din natin kung meron bang defective doon sa parts niya na dapat palitan or dapat ayusin. Sa ganun guys, maiwasan natin aksidente at maiwasan natin yung pagluloko or pagkaroon ng problema habang tayo ay nagbibake. Pangalawa guys is use the quality and affordable cleaning agents. Katulad po na sinabi ko sa inyo kanina, may manual po doon. So we need to follow manufacturer's recommendation. So kung ano po yung suggested niya na panglinis doon, yun lang po yung gagamitin natin at huwag po tayo mag-eksperimento para maiwasan nating masira kagad yung ating mga gamit. Okay, so ngayon guys, meron po tayong mga natural cleaning products na pwedeng magamit po. So those natural cleaning products is mura and nakikita na po sa kitchen natin. Nakikita na sa loob ng bahay natin. So hindi na natin kailangang gumastos ng mamahaling cleaning detergent or deodorizer or panglinis para lang ma-maintain yung kalinisan at kaayusan ng ating kitchen or ng ating pong working area. Okay, so start na po tayo. Ano po yung number one natin dyan? Yan, vinegar. Meron akong vinegar dito. Yan, so yung vinegar guys, it's a very good cleaning agent na pwede nating magamit because of its mild acid na meron po siya. So, ang bakterya po ay hindi nabubuhay kapag ang gamit natin na solution ay citric acid. Okay? So, mas maganda po na yung ginagamitan natin ay may citric acid kasi hindi doon nabubuhay ang bakterya. Ang soap kasi, ano na siya eh, basic na. Basic solution na pwede po nating magamit. And then, tapos magdadagdag pa tayo ng sodium bicarbonate. Ibig sabihin, mas tatapang yung solution na meron tayo. So, and maybe, pwede tayo maglagay ng ito, alcohol. Ang alcohol po ay nagdi-dissolve ng grease. Ano po sa Tagalog ng grease? Yung sebo. Yeah. So, siya yung nagdi-dissolve niya. So, pwede nating ihalo water plus vinegar plus yan, alcohol. So, meron po tayong isang malakas na pwedeng magamit panglaban sa bakterya. Alright? So, yun. Next one, we have lemon juice. Yan. Napakagandang panglinis para sa mga naninigas na tubig sa paligid ng gripo. Or ito po yung tinatawag natin na hard water deposit. And, or yung sa, ito yung parang kalawang, para sa kalawang sa gilid ng gripo. O yung mga madalas na inaagusan ng
tubig. So, pwede rin siyang pantanggal para sa mga natuyong sabon or yung tinatawag nating soap scum. Di ba kapag naliligo tayo, may tumatalsik. So, yung mga tumatalsik na yung natutuyo at pag natuyo, mahirap tanggalin yun. So, minsan kala natin natatagal pag binabasa natin ang tubig. Pero pag natuyo ang tubig, nandoon pa rin yun. So, or kahit na anong mancha na tumigas, mawawala yun sa pamamagitan ng lemon juice. Pwede nating i-extract yung pinaka-juice niya, okay? At pwede natin siyang magamit. So, if ayaw po natin ng amoy ng suka, ayaw, kasi siyempre, may amoy naman talaga to eh. Pero yung amoy naman kasi nito guys, habang natutuyo siya, nawawala yung amoy niya. Pero kung ayaw natin yung amoy ng suka, pwede tayong gumamit ng lemon juice. Okay, extract natin siya as a substitute para ihalo sa water at saka dito po sa ating alcohol. Pwede natin siyang extract. Yun nga lang dahil sa lemon juice siya. So, syempre, kakain tayo ng kailangan nating bumili ng maraming lemon juice. So, kung wala naman tayong lemon juice guys, pwede po natin i-substitute yung kalamansi. Okay? So, para naman din po gagamitin yung kalamansi. So, pwede po natin siyang i-cut sa gitna. Pagka-cut natin siya sa gitna guys, isasawsaw natin siya dito sa baking soda. Yan, may baking soda tayo guys. So yung powder nito, isasawsaw doon. And then, i-apply po natin siya dito sa ating mga sa surfaces na to. Dito po sa ating gamit. Yan. So pamamagitan nun guys, is nalilinis po yung ating gamit. Alright? So, yun guys. Kung ayaw po natin ang amoy nito, pwede tayong gumamit ng lemon juice. Pero kung wala tayong mabiling lemon juice, pwede tayong gumamit ng kalamansi. Ayan. Dahil ang kalamansi po ay meron din pong citric acid na taglay-taglay na hindi naman po ganong katindi na katulad lang din po sa suka. Ayan. Next one, we have what we call the baking soda. Baking soda, magsaserve siya as a mild abrasive na kung saan magsaserve siya na parang pinong-pinong liha na siya yung kumukuskos at nagtatanggal ng mga deposit or ng mga dumi. Okay, so it's a very good thing na meron po kayong baking soda. Okay, aside po siya sa pampaputi, okay, magagamit din po siya panglinis at the same time, it's a good deodorizer din po. Ano po yung deodorizer? Kung mabaho po yung ref, okay, pwede pong gamitin ang baking soda, maglagay lang po ng baking soda or yung mismong box ng baking soda, ilagay sa loob ng ref at i-absorb niya na po yung bad smell or bad odor ng ating ref. Yung, lalo na yung kung malansa, di ba? Siyempre, maghahalo-halo na yan kasi nasa loob yan ng ref. Ayan. So, yan. Baking soda, it's a good abrasive cleaner. Next one, bacteria-free sponge. So, bakit po nasama si bacteria-free sponge? Bacteria-free sponge, syempre pagkatapos mo mag-apply ng solution, papahiran mo. So, pag napahiran mo, babasain mo. Pag binabasa mo pala, pag binasa mo pala yung sponge mo, hindi siya totally nawawala yung bacteria. So, kailangan natin siyang i-disinfect. Okay? Kung wala kang sponge, pwede din naman yung basahan na meron kayo. Pwedeng-pwede po yun. So, ano pong gagawin natin? Ilagay lang po yung basahan sa microwave oven, painitin ng very light, and heat it for 1 minute. Okay? Painitin ng 1 minuto. Yun. So, mawawala na po yung bacteria niya kasi nga mainit. Yun. Next one, we have borax. Ang borax po, it's like a baking soda na nag-act as a disinfectant and stain remover. It's a good to use to kill mold and mildew spores and it's good sa panglinis ng flooring natin or sa pang-polish na ating flooring. So, si borax po, para din siyang si baking soda. Okay? So, nagtatanggal siya ng mga lumot-lumot. Yun, pwede po natin magamit si borax. Next, we have the tea tree oil. Tea tree oil, it's another natural disinfectant na nagtatanggal din ng mga makakapit na mancha. So, it's non-poisonous dahil sa pagiging natural na content nito. Medyo mas mahal nga lang siya compare sa mga nabanggit natin kanina. Okay, sa mga nabanggit natin. Pero, ang maganda naman po dito sa tea tree oil is nagbibigay po siya ng aromatic fragrance
sa gamit natin. So, bumabango siya. Pero kung ayaw naman natin mapag-asos, doon na lang po tayo sa mga nabanggit natin kanina. Alright guys, so isa-isahin ulit po natin. So, meron po tayong vinegar. Meron po tayong lemon juice or tag dito, kalamansi kung wala po. Meron po tayong baking soda na pwedeng magamit. Pwede tayong gumamit ng lint-free cloth or yung bacteria-free sponge and borax at saka yung itong tea tree oil po. Yan. Yan yung mga natural thing na pwede nating magamit na hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Yun nga yun. So, kahit nasa loob ka ng bahay, makikita mo yung mga bagay na yan. At instant may panglinis ka na. Okay? Okay. Proceed po tayo. Number 3. Okay. Perform preventive maintenance. So, ugaliing check-upin na ating mga gamit every after use and every week, nalilinisin natin ito. Dahil dito makikita natin if may defect ang ating gamit at ito ay at ito'y maagapan pa at maayos pa natin. So kung maayos natin ang maliliit na issue, may iwasan natin yung malalaking problema. So tandaan natin yung guys ha, kung kaya nating ayusin yung mga maliliit na issue sa gamit natin, may iwasan natin yung malaking problema. Stress-free ka na, nakatipid ka pa. Okay? So that's it. Number 4, stock up on spare parts. If may extra money kayo, pwede kayong bumili guys ng mga extra or ng mga spare parts. Nang sa ganun guys, if nagkaroon ng problema yung machine nyo o yung equipment nyo, hindi nyo na kailangan bumili pa. Okay? Kung meron naman na kayo, palitan nyo na lang kaagad. Ibig sabihin na nasisave nyo yung time nyo na dapat ay bibili kayo. At the same time, nasisave nyo yung energy nyo. Yan. So kung pumunta ka na doon, bumili ka na ng isa, dalawa kung may extra ka naman. Sa ganun, pag nagka-problema, papalitan mo na lang, hindi mo na kailangan tumakbo pa. Alright? So, mas nalilis ang problem mo pag alam. And last but not the least, number 5 guys, follow manufacturer usage instruction. Ito na po yung nabanggit natin kanina na sa bawat usin equipment guys, meron po itong user's manual. Napaka-importante po nun. It's very important na binabasa natin yung operational manual na kasama sa box ng ating tools and equipment dahil andun yung guidelines on how to use it properly, our tools and equipment. Para maiwasan natin yung agarang pagkasira niya at the same time, pag inaalagaan mo, tumatagal. So, gusto mo bang tumagal yan? Ingatan at alagaan mo. Alright? So, that's it guys. That's it. So, after baking, clean it with, again, with baking soda, with water, especially if there is a baked spill. So, much good if maglalagay tayo ng vinegar ng ating pong alcohol at yung binanggit po natin kaninang atag dito, kalamansi or yung ating lemon juice. Yan. Pwedeng-pwede po yan. So again guys, wag po tayong malilito. Maganda po, water, vinegar, and then this one. And then mas maganda kung lalagyan natin ito. Kung may gusto tayong pakintabin, may gusto tayong putiin, may gusto tayong linisin, lalo na yung may mga mancha, gumamit po tayo ng baking soda. Kung masebo guys, lagyan po natin ng alcohol. Yun. And ang maganda dito guys, it's all natural. Ibig sabihin natural, hindi siya nakakasama sa kalusugan natin. Very nakatulong. Nakatulong siya at the same time, hindi siya nakasira ng ating kalusugan. Yun na yun. Huwag natin pahabain. Saglit ka. Okay, next one. Okay, so maintenance of tools and equipment. Again. Ayan. Okay, so meron tayo dito guys na bibigay sa inyo. Proper storage. Some tips lang po ito. So mahalagang proper storage of tools and equipment. So, mahalagang may lugar at pwesto yung ating mga tools and equipment. That's very important. So, dapat alam mo kung saan siya nakalagay. Dahil kung meron siyang lalagayan, alam mo kung saan mo siya kukunin. Okay? Or as much as possible, dapat meron kang maglagay ka ng label
sa storage cabinet mo para alam mo kung saan mo siya kukunin, saan mo siya ilolocate at hindi ka maliligaw. Nang sa ganun guys, masasave mo yung time mo, masasave mo yung energy mo. It's important na pagkatapos gamitin ang tools or ang equipment, linisan. At kung ito po ay ilalagay na natin doon sa ating taguan, patuyuin muna. Huwag mong ilalagay sa storage ng basa. Dahil pwede yan mag-moist at pwedeng ma-retain dyan yung bacteria. Okay? So, yun. Itabi ng maayos yung mga tools and equipment, especially kung ito ay mayroong matutulis na bagay like knife. So, para at least hindi siya easily reach ng bata. Kung mayroon pong maliit na bata sa inyo at naglalaro, hindi niya kagad maabot yung mga matutulis na bagay. Ilagay sa pinakamalapit na lagayan yung tools na madalas mong gamitin. So, kung ano yung mga dalas na gamitin, yung mga basic tools and equipment, huwag po nang ilagay sa pinakamalayo o sa pinakataas na cabinet mo. Ilagay mo na yun sa easy reach na lagayan. Okay? So, always check yung mga electrical cords natin. E-check po natin yung ating cording yan, yung mga saksakan ng ating tools or ng ating mga baking equipment para ma-secure natin na hindi po siya nagbubuhol-buhol at ma-secure din natin siya kung meron po bang open wire. So, dahil sa ganun guys, maiwasan natin ang pagkasunog. Okay. So, pagmagliligpit po tayo ng ating pong cutting board, ilagay po ito sa lagayan ng patayo. Nang sa ganun, kung ito man po ay basa, or syempre hindi naman siya totally kagad natutuyo, at least hindi po na nare-retain yung moisture doon sa mismong cutting board. So at least nagfo-flow siya pababa. Okay? At siguro din nating malinis at tuyo yung mga paglalagyan natin ng gamit natin. So dahil dito guys, mapapangalagaan ang ating gamit. Mas matagal natin silang makakasama at makakatulong din sa ating production or sa ating pong pagbibake. Napapaganda niya pa at naisasaayos niya pa yung ating environment sa ating working area. Dahil ako, para sa akin, mas nagiging productive ako kapag nakikita ko malinis at maayos at hindi kalat-kalat yung mga gamit ko. Ayan. So, higit sa lahat guys, sa mga ginagawa po natin, mas nakakatulong po ito na mas maging secure yung ating health laban sa mga bakterya na pwedeng kumapit habang tayo po ay nag-bake. So yun lamang guys, hopefully sa lesson po natin ngayon may natutunan kayo about the natural disinfectant and the proper storage of tools and equipment. So yun lamang guys, thank you so much for everything. God bless us all and keep safe everyone.